Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. With you, guarding the heart. Pakisabi po, guarding the heart. Ito pong Proverbs 4:23 ay isa po sa mga unang talata na nakabisado ko po sa aklat ng Kawikaan. Marami pong salin o marami pong translations. Sa New Living Translation, ganito po ang sabi, "Above all else, guard your heart, for it affects everything you do." Pakisabi po sa katabi mo, it affects everything you do. Napaka-powerful po ng word. Ang sabi po sa The Message, keep vigilant what's over your heart. That's where real life starts. Ang sabi po doon sa ESV, English Standard Version, keep your heart with all diligence or vigilance, for from it flow the springs of life. Hindi po maitatanggi, today, most of the health education is focused on one thing, and that is keeping the heart healthy. Pakisabi po, keeping the heart healthy. Pag pinag-usapan po ang medisina, hindi po nagbabago. Ang unang-unang concern ng mga nag-aaral at mga doktor ay kung paanong pananatilihin ng ating puso ay malusog. Based on the survey conducted, most people die from a heart attack than any other disease or any other sickness. Sa Pilipinas, ang pinakamaraming namamatay sa bawat taon, numero uno sa listahan, ay dahil po sa heart attack. Tama naman. Sabi nila, ang pinakamaalat magluto sa buong mundo at pinaka number one na gumagamit ng asin ay Pilipino. Ang ating mga pagkain, pag hindi maalat, mamantika. Kaya, pagtuntong ng 40, pag hindi na heart attack ang Pilipino, maswerte o mapalad. Ang lifespan ng Pilipino, sabi nila today, is only 59. At kung hindi tayo magbabago ng lifestyle, mukhang maaga tayong mauwi sa langit. And this is true. When you talk about the physical health, when you talk about the physical heart, totoo po na marami ang namamatay pagdating sa puso. Pero alam niyo ho ba na marami ding Kristiyano, pastor, mga manggagawa, hindi na naglilingkod ngayon, malayo na sa Diyos. Please, tumingin po kayo. Pastor, manggagawa, leader, worker. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi mo na makikita sa church. Namatay na ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang dahilan, hindi nila nabantayan ang kanilang relasyon sa Diyos.
higit sa lahat ay ang kanilang puso. My sermon thesis for this morning, I believe that guarding our hearts and keeping it right is critical to finishing well. Kung tatanungin niyo po ako ngayong umaga, bakit maraming Kristiyano, maraming pastor, manggagawa ay hindi nakatapos ng tama? Maraming dahilan po. Pero numero uno po sa listahan, sapagkat hindi nabantayan ang kanilang puso. I have seen pastors, leaders, workers, anointed, being used by God mightily. Pero pagkalipas ng ilang panahon, hindi mo na sila makita. Tatanong mo, nasaan na sila? And then, malalaman mo na naging ganito ang buhay, ganito ang kasalanan, ganito ang ginawa. Bakit? Simple lang ang sagot. Hindi nabantayan ang puso. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. And allow me to go straight. Three initial and simple observation. One, the heart is what matters to God. Kung may isang bagay na napakahalaga sa Diyos, yan po ay ang puso. Madalas sinasabi ko, kung ikaw ay isang dentista, chances, ang unang tinitingnan mo sa tao ay ngipin. Bakit? Kasi ikaw ay dentista. Eh bakit? Eh dentista nga, pastor. Ang unang concern niyan, ngipin. Kaya ang unang sasabihin niyan, smile. Pangingitiin ka niyan. At kung ikaw ay barbero, malaki ang hinala ko. Ang unang tinitingnan na manggugupit sa tao ay, ano? Bakit buhok? Eh barbero nga po eh. Pero iba po pagdating sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nakatingin kung gaano kaganda ang damit mo ngayon, kung original ba yung bag mo, kung iPad ba yan, ano ba ang cellphone mo. Hindi po yan ang tinitingin ng Diyos ngayong umaga. Saan po nakatingin ng Diyos? Saan po? Sa puso. 1 Samuel 16:7, walang anointing service, preaching ni Brother Eddie na hindi ko narinig na kinukot niya ang verse na ito. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance. Pakisabi po, outward appearance. Pakisabi po, but the Lord looks at the heart. In this context, God rejected King Saul already. And God is about to raise a new king. Anong batayan ng Diyos sa paglalagay ng bagong hari? Hindi ang kisig, hindi ang tangkad, hindi ang panlabas na kaanyuan. At the start, Prophet Samuel, ay medyo po, unang tingin pa lang niya, pakisabi po, snap judgment. Unang tingin pa lang niya, sabi niya, ito na siguro ang i-anoint ng Diyos, si Eliab. Matangkad, guwapo siguro. Pero sabi ng Diyos, hindi siya. Pakisabi po, I rejected him. At dito natin natutuhan ang isang prinsipyo patungkol sa Diyos. Tumingin po tayong mabuti. Saan nakatingin ng Diyos? Sabi ng Lord, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nakatingin ng Diyos. Pastor, lumang tipan yan. Hindi po nagbago. Pagdating sa bagong tipan, Matthew 5 verse 8, sa harap ng Diyos, ang tunay na mapalad, blessed are the pure in. Sa harap ng Diyos, kung may isang taong tunay na pinagpala, taong malinis ang puso. Hindi po nagbago. I have read my Bible and I found out God graphically and repeatedly points out that He is primarily concerned about the interior. Pakisabi po, interior. Kung may number one na mahalaga sa Diyos, hindi lang po puso, tumingin po kayo, kundi kondisyon ng iyong puso. Ano ang laman ng iyong puso? Minsan akala lang natin nakatingin ng Diyos sa puso. Tama po yun. Pero tinitingnan din ng Diyos ano yung nasa puso mo. Example, Psalms 51 verse 6. For almost a year, David refused to confess and admit the sin that he committed. He committed flagrant, deliberate sin. He committed adultery. He committed murder. But for almost a year, David refused to be broken. And then one day, Prophet Nathan confronted him. Noon lang siya naging broken. And he wrote Psalms 51. Behold, pakisabi po, behold. Ang word na behold,
ito po ay discovery. Natuklasan niya kung ano ang importante sa Diyos. Sabi niya, you desire, kung may isang gustong ang Diyos na makita sa ating puso, truth, makatotohanan ba ang puso mo? O mapanlin lang, mapandaya. Pansinin niyo po yung kadugtong, you desire truth sa ang bahagi, in the, you see? Inward parts. Nung panahon po nila Jeremiah, nila Joel, nagpapasting po, nag-aayuno ang mga tao para pakitang nagpapakumbaba. Yet sabi ni Joel, Joel chapter 2, verse 12 to 13, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning. So rend your heart. Pakisabi sa katabi mo, rend your heart and not your garments. Kasi minsan pinupunit nila yung damit, yung sako, naglalagay ng abo. Pero ang puso, hindi totoong nagsisisi. Kaya sabi ng Lord, rend your heart and not your garments. Minsan palahaw ka ng palahaw, iyak ka ng iyak, pagkatapos wala naman totoong pagbabago sa puso mo. Ilang beses na umiyak ka sa service, nagpalahaw ka, inuuntog mo pa yung sarili mo dun sa... Pero after the service, walang pagbabago ng puso. Mababaw lang eh. Paglabas, no change at all. Interesado ang Diyos, not just to rend your garments today, but to rend our hearts. Alam niyo po, dumating ang Panginoong Jesus pagdating sa New Testament. Ibang-iba po si Jesus sa mga Pariseo. Ang mga Pariseo, interesado sila sa paghuhugas ng kamay. Interesado sa ritual. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 23:25, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Naku po, matindi pong mga salita yan. You clean the outside of the cup and the dish, but the inside, they are full of greed and self-indulgence. Sabi ng Panginoon, nililinis mo yung panlabas, pero hinahaya mong bulok ang panloob. Wala pong makatatanggi. Hindi lang mahalaga sa Diyos ang puso. Tumingin po kayo, importante sa Diyos, ano ang laman ng puso mo. At ngayong umaga, Diyos lang po ang nakakaalam nun. Maaring hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng anak mo ang kondisyon ng iyong puso, pero alam ng Diyos. Lahat po tayo rito. Now, mayroon pa pong isang bagay. Ang sabi ng mga tao, just follow your heart. But let me say, ang puso po natin, Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10 is deceitful above all things. Pakisabi sa katabi mo, deceitful above all things. The heart is deceitful above. Minsan ang puso natin, mapanlin lang. May karanasan po ba kayo na ang takala nyo ay tama kayo, kayo pala'y mali? Meron po ba kayong karanasan? Wala po akong kausap. Sino po rito may karanasan kayo, pinagpipilitan mong tama ka, bandang huli alam mong mali ka, pakitaas po ang kamay? Lahat tayo. Nakikipagtalo ka pa nung bandang huli, sabi mo mali pala ako, napahiya ka pa. Ilang beses po kaya na pwede po eh, ang puso po pwede magkamali eh. Now, simulan po natin ang pag-aaral. Yan po eh, mga initial observations eh. Para lang po yung ating puso, may kondisyon natin, mahalaga ang puso sa Diyos eh. Three things I'll talk. We will try to understand the heart. Two, we will try to explain what do we mean by guarding the heart. Number three, let me share to you mga heart guarding principles. Paano natin mababantayan ang puso natin? Number one, when you talk about the heart in the scriptures, dalawang word po, levad o lev. Ibig sabihin po ay Griego o Hebrew, I'm sorry. From the Greek word naman sa New Testament, pakisabi po, cardia. Nanggaling po yan. Pagka ang isang doktor ay espesyalista sa puso, ano pong tawag sa kanya? Cardiologist. Doon po galing yon. The word heart, pag sa Bible binanggit po yan ng mga 800 beses. At pag binanggit yung salitang heart, hindi po yung puso lang na nagpapump ng puso, ng dugo.
Hindi po, mas malalim. Nakalagay po din yan, which means the inner man. Pakisabi po, inner man. The man, the mind, the will, understanding, resolution, determination. Yun po yun. The mind, the inner man. It is the core of your being. The real component of who you are. Ang totoong puso ay kung sino ka at kung ano ka. Yun. Yung gitna, sentro, source ng iyong pagkatao. Dito nang gagaling. Kung kayo po'y discouraged ngayon, malaki ang tsansa, pinuno niyo ang inyong isip at puso ng discouragement, kaya kayo discouraged ngayon. Sapagkat kung ano ang nilalagay mo sa puso mo, yun ang nagiging attitude niyo. Are you with me? Kung kayo po'y malungkot ngayon, malaki po ang tsansa ang mga pinanood niyo, puro malungkot. Mga inisip niyo malulungkot, nilagay niyo sa puso niyo, kaya ang kilos niyo ngayon malungkot. Kung kayo po'y galit, malaki ang tsansa na ang mga binulay niyo sa inyong isip at puso ay galit. Kaya tiyak ang lalabas sa bibig natin, galit. When you talk about the heart, it governed and steered by the source of your heart. Ito po ang pinaka-importante sa atin, kaya mahalaga po yung puso. Kaya sabi, kapag polluted po yung puso, lahat po nang lalabas sa bibig natin, polluted, iniisip natin. Gawin po natin simple, dalhin po natin sa lingwahe natin kasi may Greek, Hebrew pa eh. Dalhin lang po natin sa pang-araw-araw na salita yung word. Ang ibig sabihin po ng heart, it is the master control. Pakisabi po, master control. Andiyan po ang master control sa itaas. Pag iyan po, ang ilaw, nilabuan, wala na tayong ilaw. Pag tinanggal ang mikropono ko, wala na po kayong maririnig. That is the master control. Sa sasakyan, meron po kayong manubela. Importante po ang manubela sapagkat ang manubela, pag liliko ko sa kaliwa, kung saan ka pupunta, andiyan po yan. Kaya, naisip niyo po ba kung mali ang puso mo? Saan ka dadali ng mali mong puso? Wala na po ako talagang kausap. Kapag mali po ang ating puso, saan tayo dadali ng ating maling puso? Sabi po nila, a wrong heart, pakisabi sa katabi mo, a wrong heart always produces a wrong life. Kung mali ang buhay ng isang tao, madaling sabihin, kaya mali ang buhay niyan, naging mali muna ang puso niyan. Hindi po pwedeng tama ang puso mo at mali ang ginagawa mo. Hindi po pwede yun. Kung mali ang ginagawa mo dahil mali ang puso mo. Kung mali ang lumalabas sa bibig mo kasi mali ang nasa puso mo. Kung mali ang kilos mo kasi mali ang binulay mo. So, what I'm trying to say this morning, ganun po kahalaga ang puso. A wrong heart always produces a wrong life. Kaya, ang sabi po, pakita uli natin yung Proverbs 4:23. Guard your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. The issues of life. Lahat, kapag mali na po ang puso, tumingin po kay Pastor Joey, may iksi lang ito. Pag mali na po ang puso natin, delikado na po. It is a threat, una, sa relasyon mo sa Diyos, kasi mali na yung puso mo eh. It is a threat against your family. It is a threat against your friendship. It is a threat against your career. It is a threat against your relationship to the people. It is a threat. Why? Because your heart is wrong. Because a wrong heart produces a wrong life. Kaya napakahalaga na ingatan natin yung puso natin. Minsan, kaya sabi ko sa simula, kung may isang talata na dapat makabisa natin, Proverbs 4:23. Guard your hearts with all diligence, for out of it springs the issues of life. Sa Amplified, protect your spirit at all costs. Gawin mong lahat para ingatan mo ang iyong puso. We cannot deny the fact. The heart is critical component. Pakisabi po, a critical component. Ano po ang ibig sabihin ni Pastor Joey? Kasi po minsan, pinapalitan natin eh. Basta mahalin mo ang Diyos, mali. Basta gawin mo ang kalooban ng Diyos, mali. Basta maglingkod ka sa Diyos, mali po yun eh. Tinatanggal mo na yung puso ng gusto ng Diyos. Halimbawa, maglingkod sa Diyos,
Ano po ba ang gusto ng Diyos na paglilingkod? Pakita natin, Deuteronomy 11:13. Hindi naman sinabi ng Diyos, maglingkod ka lang eh. Sabi ng Panginoon, and it shall be that if you earnestly obey the commandments which I command you today, to love the Lord your God and serve Him with all your... Nakita niyo po? Hindi sinabi ng Diyos, maglingkod ka lang. Serve the Lord with all your... Hindi naman sinabi ng Diyos na mahalin mo lang ako. Hindi po ganun. Mali po yun. Matthew 22:37. The first and the greatest commandment, sabi ng Panginoon, you shall love the Lord your God with all your heart. Kaya yung component ng puso, importante sa Diyos yun. Buong puso ko bang? Kanina po kumakanta tayo. It is you. It is you. Gaganda ho. It is you that pwede namang kinakanta mo lang yun eh. Sa bibig mo, hindi totoo sa puso mo. Pwede po ba yun? Pwede po yun eh. Pwede ba na nag-play ka ng instrumento? Yes, kaya mong gawin yun. May skills ka eh, na wala yung puso. Sabi nung professor ko sa homiletics dati, your congregation can forgive you if your grammar is wrong. Sometimes and many times. But, sabi niya, your congregation cannot forgive you if you preach without the heart. Pero yung magtuturo ka ng salita ng Diyos na wala yung puso mo, makapagturo ka lang, hindi ka nila patatawarin at nararamdaman nila if you are sincere or not. You know, church, marami pong bagay gusto ng Diyos. Proverbs 3:5, sabi ba ng Diyos, magtiwala ka lang? Hindi po. Balikan natin, kabisado natin, trust in the Lord with all thine. You see? You don't trust God. You trust God with all of your... Basta gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Yun yung manalig sa Diyos eh. Buong puso eh. Sabi po ng Romans 10, if you confess with your mouth the Lord Jesus, that God raised Him from the dead, and believe in your heart, you will be saved. Minsan sasabihin mo, basta gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Tama po ba yun? Tama po, in effect. Pero mas malalim ang gusto ng Diyos. Tingnan po natin, Epeso 6, Ephesians verse 6, chapter 6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as bond servant of Christ. Kayo pong bumasa, 1, 2, 3, doing the will from the... Hindi mo pwedeng iwala yung puso mo. It is a big component sa relasyon mo sa Diyos. Paglilingkod, pananalangin, paggawa ng kalooban ng Diyos. Napakahalaga talaga ng puso. Eh, tumingin po kayo. Eh, tapos mali ang puso mo. Eh, minsan sinasabi natin, basta ganun. No. Mahalaga po ba sa Diyos kung ang tinataas nating kamay ay malinis? Ano pong sagot nyo? Mahalaga po ba na narito tayo, nakaupo tayo rito, humaharap tayo sa Diyos, malinis puso natin? Ano pong palagay nyo? Patunayan natin na mahalaga sa Diyos. Psalms 24:3-4. Sabi doon, who shall ascend into the hills of the Lord? Who may stand in His holy hills? One, He who has... Pakitaas nga po yung kamay natin. Sige po, pakikaway natin. Tanong, malilinis po bang kamay ito? Baba po natin. Hindi po ba mga magulang, pagkakain ng anak mo, yun ang una sasabihin mo, oh, maglinis mo na ng kamay. Basic. Clean hands. Nagtataas ng kamay. Madali pong mag-pray, magpatong ng kamay. Tanong, ang kamay mo bang pinatong na yan sa may sakit, malinis? Madaling mag-play ng instrumento. You have gifts. Ang tanong, yung kamay mo ba na ginamit mo para sumamba sa Diyos, malinis? It matters to God. Tingnan niyo po, Isaiah chapter 1 verse 15. Mahalaga ba yung nakataas na kamay sa Diyos, malinis? Sabi ng Panginoon doon, kahit magtaas ka ng kamay at manalangin, sabi ng Lord, I will not hear you. Even though you make many prayers, I will not hear you. Bakit? Sabi ng Diyos, your hands are full of blood. Yung tinataas mong kamay, puro kasalanan at kasamaan. Gusto mong pakinggan kita? Gusto mong tingnan kita? Bago ka tumayo sa Diyos, bago ko tumayo sa Diyos, sasabihin ko muna, Panginoon,
bago po ako tumayo sa iyong kabanalan. Panginoon, patawarin mo muna po ako. Saliksikin mo muna yung buhay ko. Baka may sinabi ko, may ginawa akong nalapastangan kita. Panginoon, alam kong hindi ka makikinig. Alam kong hindi ka titingin, ibabaling mo sa malayo yung mata mo. Sabi ng Diyos, when you spread your hands, I will hide my eyes from you. It was God speaking here. Not Prophet Isaiah, it was God. Minsan nakakalimutan natin yung basic, tumatagal na tayong Kristiyano. Let me move on. Guarding the heart. One, the word guard, ibig sabihin to keep diligently against the enemy. Pakisabi po, to keep diligently against the enemy. Alam natin, pag pumupunta po tayo sa mga mall, nagpupunta po tayo dyan. Pagpasok mo ng mall, may security guard. Tama po ba? Kung kayo may bag, ano pong gagawin ng security guard? Bubuksan, check yan. Bakit? Baka may dalakang bomba dyan, di pinasabog mo yung buong mall. Diligently, you guard your heart. Alam niyo po ba na pwedeng maapektuhan ang ating puso ni Satanas? Nakikinig po ba kayo? May kausap pa po ako? Kung hindi po tayo maingat, Satan, he can affect, he can influence your heart. Patunayan mo, Pastor. Ito po, Acts chapter 5, verse 3. May dalawang mag-asawa. Hindi nila binantayan ang puso nila. Napakadalisay ng pagbibigay ng mga tao. Si Barnabas. He's so generous. Anong kasalanan ng dalawa? Not lack of generosity. Anong problema nila, Pastor Joey? Ang problema nila, lack of honesty. Meron silang spirit of deception. Gusto nilang tingnan ng tao that they are generous when they are not. At ang sabi ni Peter sa kanya, Ananias, why? Pakibasa po niyo. 1, 2, 3. Why? Build your... Tingnan niyo po. Why Satan has filled? Why has Satan filled your heart to lie? Sino po ang naka-impluensya para magsinungaling yung mag-asawa? The devil. Si Satanas po magaling magtanim kung ano-ano sa isip natin. Sa puso natin, naririnig natin, nakikita natin. Kaya pag hindi po natin binantayan, maapektuhan po ang puso mo. Two, to regulate with careful discipline. Mahalaga po na ang puso ay binabantayan. Anong unang kalaban ng puso? Taba ng baboy. Eh wala kang ginawa, kundi kumain ng lechon. At pagdating mo rito, hilong-hilo ka, sabi mo, Pastor Joey, pag-pray niyo po ako, mukhang tumataas yung presyon ko. Ay, ako naman mabait. Siyempre, pray ako, Lord. I pray na pagagalingin niyo po siya yung kanyang kolesterol. Lumakas na! Pagkalipas ng sanlinggo, balik na naman. Kain na naman siya ng lechon. Balik na naman dito. Sabi ko, ba't nahihilo ka? Nakakain huli akong lechon. Pag-pray niyo huli ako. Di pray ka. Tapos sabi ko ngayon, ate, kailangan alagaan niyo yung puso niyo. Regulate. Kasi hayaan niyo, Pastor, at crispy pata na lang ang kakainin ko. Kahit anong prayer ang gawin mo, pag hindi mo na-regulate yung pagkain mo, apektado pa rin po ba ang puso nyo? Ano pong sagot nyo? Nawawala ng bisa yung prayer eh. Sasabihin mo, Lord, kakain ka ng lechon. Sabi mo, Lord, alisin mo po ang makasasama sa aking kalusugan. Bakit ba alis mo sa Diyos? Ikaw kumakain. Regulate. Ano pong tamang paraan para mabantayan ang puso? Di po ba kailangan ipid natin ang puso ng salita ng Diyos? Say amen. Sabi ng Panginoon, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeded out of the mouth of God. Paano mo nire-regulate ang puso? Pinatataba mo, nilalagyan mo ng salita ng Diyos. That is the way to regulate. Three, ano pong ibig sabihin ng guard? Pakisabi po, watch over. May isang awit po tayo, gusto ko po yun. Sabi ng awit, Lord, my heart is prone to wonder. If Marlon is there, will you play the song for me? Prone to leave the God I... Minsan po, ang puso natin lumalayo sa Panginoon. May panahon na. May panahon po bang parang ayaw niyong mag-pray? Ah, lagi kayo nag-pray. May panahon po bang ang feeling mo eh, maraming bagay sa mundo na
inaakit ka para lumayo sa Diyos. May ganun po bang panahon? Kaya tama po yung awit, sabi ng awit, Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God. Here's my heart, Lord, take and seal it for. Ilang beses na po na yung puso natin lumalayo. Nangyari po yan kay Solomon eh. Tingnan po nyo. 1 Kings 11 verse 4. Hindi niya binantayan ang kanyang affection. Mahal niya ang Diyos. Pero isang araw, nung matanda na siya, sabi Solomon, when Solomon was old, that his wives, pakisabi po, turn his heart. May kausap pa po ako? Turn his heart after other. His heart was not loyal to the Lord as was the heart of his father. Kinumpara siya sa tatay niya. Tatlong beses na binanggit yung heart. May isang awit si Martin Nystrom. Ganito po yung awit. Jesus, I am thirsty. Pansinin niyo po yung linya. Jesus, I am. Would you come? Ito po ang gusto kong linya. Tingin po ninyo, sabi po nung writer, nung sumulat, earthly things have... Tumingin po kayo kay Pastor Joey, just give me 15 more minutes before I close. Maraming bagay sa mundong ito, pag hindi natin babantayan ng puso natin, ilalayo tayo sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Wala po yata akong kausap. Are you listening? So many things in this world. Pag hindi mo babantayan ng puso mo, isang araw, baka magulat ka pa, alayo-layo mo na sa Diyos. Kasi aalukin ka ni Satanas ng kung ano-ano. Nang paniwala mo, yun ang magpapasaya sa'yo. You'll be satisfied when you have this, when you have that, when I have this. Then one day, sasabihin mo, earthly things have left me dry. Ito na ngayon, pakitaas po ang kamay. Ito po ang gusto ko. Only you can satisfy all I want. It's more. Pakilakasan po, pakilakasan po. Wanna hear you sing. And all I want is all I want is more. And everything I desire, oh Lord, but more of you. You know, I'm sharing this. Thank you, Mara. I'll just call you later. I'm sharing this message to you because, and while I'm sharing this to you, believe me, I sense in my heart, marami po sa inyo kinakausap kayo ng Diyos individually. God is revealing things that is not right. Maybe in your relationship, in your business, sa inyong pamilya. Because, hindi natin nakikita ko minsan eh. Now, let me move on to the next point. Guard your heart. Above all else, sabi dyan, guard your heart. For it affects everything you do. NLT po yan. Bakit? Limang bagay. Pansinin nyo po. Una, guarding your heart is a direct command. Pakisabi sa katabi mo, guard your heart. It is a command. Utos ng Diyos po yan. Number two, it is personal. Pakisabi po, personal. Sino po ang unang makapagbabantay ng puso mo? Ako o kayo? Kayo. Ako po pwede lang magturo. Pwede lang mag-preach. But it is you who can guard your heart. Not me. It is your responsibility. I can pray for you. I can share to you the word. I can text you. But at the end of the day, it is your moral obligation to guard your heart. Number three, guarding your heart is your highest, say it, highest priority. Nakalagay po, pakisabi po, above all else. Sa Tagalog, higit sa lahat. Higit sa lahat. Pantayan mo puso mo. Why? Pang-apat, critical. For it affects everything. Pakisabi po, affects everything.
Last, it requires practical vigilance. Practical po. Pantayan mo. Practical. With all your heart. It affects everything you do. Pantayan mong puso mo kasi one day, you'll be surprised. Hindi ka na masaya na naglilingkod sa Diyos. Kasi mas masaya kang kasama yung mga unbeliever. One day, magigising ka yung buhay mo kagaya ng mga hindi mananampalataya. At sasabihin mo, bakit ako nagkaganito? Sisisihin mo sila? No. Hindi mo binantayan ang puso mo. Pwede nilang gawin ang lahat sa'yo. But at the end of the day, it is your moral obligation to guard your heart. Now, let me move on. Reasons for guarding the heart. One, because your heart is extremely... Sino po naniniwala dapat talagang bantayan ng puso? Pakitaas ang kamay. Baba po niyo. It's valuable. Di po pa binabantayan mo yung bahay mo, nilalak mo, pagtulog, sinicheck mo yung gasol, everything. You guard. Because the house is valuable. The children, valuable. Everything you do have. Because your heart is the source of everything. Pakisabi po, everything you do. Dapat nung bantayan kasi maapektuhan yan lahat ng gagawin mo, iisipin mo lahat, sasabihin mo. Three, because your heart is under constant attack. Pakisabi po, constant attack. Hindi po tumitigil si Satanas para tayo atakihin. 1 Peter 5 verse 8, be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, walks like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pakisabi sa katabi, be vigilant. Magbantay ka, maging gising ka. Sapagkat ang kaaway ay gumagawa ng pagkakataon o panahon, naghihintay siya ng paraan. Baka siya papasok. Number four, why it is important? Because God's eyes always speaks on the heart. Nakatingin ng Diyos sa puso natin eh. Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Alam ng Diyos yung laman ng puso ko ngayong umaga. Nakakahiya naman, tatayo ako sa Diyos, ganito puso ko. I need to guard my heart. Because your heart can be defiled. Nung sa araw dumating po yung apo namin sa pamangkin na nakatira sa Singapore, di binuhat ko agad, mataba eh, oh! Eh marami palang kumain ng kung ano, di humawak sa akin. Nakabakat po ang daliri sa t-shirt ko. Ang bilis pong mamantsahan. Pag hindi tayo maingat, mabilis mamantsahan ang puso natin eh. Are you there? We need to be careful how we will live. Now, let me move on. Mga bagay na makakadestroy ng puso natin. Pakisabi po, sin. Sin is number one. As I have said earlier, you can play around with lust, with pride. Lalagay mo sa puso mo, parang naglalagay ka ng basura. And one day, you'll be surprised. Lalabas po yun. Hindi mo maitatago. Sapagkat may prinsipyo po ng kung ano yung tinanim mo, lalabas po yan eh. Sin will destroy you. Your family, your children, your business, your loved ones. Wow. At ang masakla po, tumingin po kayo, sandali ka lang mag-i-enjoy sa kasalanan. Si David po, sandali lang nag-enjoy sa kasalanan. Pero yung consequence ng kasalanan niya, nadamay ang lahat. Anak, asawa, pamilya, and his life. Don't believe the devil. Don't believe the devil na masarap mabuhay sa kasalanan. Oh, it is a big lie. Don't believe the devil. Walang makakaalam niyan. Matanong ko nga po kayo, talaga bang may sikretong kasalanan? Ano pong sagot niyo? Sikreto sa asawa mo, sa boss mo, sa kapatid mo. Eh sa Diyos, sikreto? A secret sin is a public scandal in heaven. Pakisabi po, public scandal in heaven. Sikreto lang sa tao, pero hindi sa Diyos. Sin will destroy your heart. Two, pakisabi po, success. I have seen people, si Kuya Ed, madalas sinasabi niya, may evil side ang success. Tama eh. Deuteronomy chapter 8, 17 and 18, and God said, then you say in your heart, my power and might and the might of my hand that gained me this. Yun ang problema.
papasukin na ng pride yung heart mo kasi matagumpay ka na hanggang sa nakalimutan mo na ang Diyos. Number 3, selfishness. Selfishness shrinks our hearts or sinks our heart to where there is room for only 3. Madaling pumasok, madaling malaman. Pag ang laman ng puso nyo ay pakisabi po, me, myself, and mine. Delikado ka na. Sapagkat ang may ukupa ng buhay mo, sarili mo lang. When you're selfish, it can destroy your heart. 4, pakisabi po, sloth. Pag nagpa-check up po kayo, tatanungin ng doktor, mga 3 years ago, nagpa-check up po ako, nakalagay po sa result, sa puso, sinus bragadia. Sabi ko, ano kaya yun? So, hindi naman ako doktor, pastor ako, hindi ko maintindihan yun, medical term . So, nagpunta ako sa kaibigan ko, na misyonaryo, pastor. Sabi niya, pastor, sinus bragadia. Ibig sabihin, bumabagal ang pintig ng puso mo kasi hindi ka nag-exercise. Sabi niya, that is dangerous. You exercise. Alam niyo, pag nagiging tamad na tayo, kahit sa spiritual, di ka na nagpipray, apektado na po ba yung buhay niyo? Nagiging tamad ka ng dumalo, manalangin, it can destroy your heart. Basic. 5, stress. Minsan, ang daming demand sa buhay mo. Ang dami mong gustong gawin. And because of stress, we cannot deny the fact, may mga unnecessary demand na apektuhan tayo spiritually. Kailan po kayo madaling magalit? Di po ba pagpagod? Kulang sa tulog at stress. We cannot deny the fact. Now, let me close by giving you simple heart-protecting principles. Gising pa po kayo? Babasahin ko na lang. Mabilis po ito. 1, surrender your heart to God. Number 1 po na nakita ko. Gusto ko po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa John 14, verse 30. And Jesus said, the prince of this world, sabi niya, the ruler of this world is coming. Pakisabi po sa katabi mo, he has nothing in me. Pakisabi po sa katabi mo, he has nothing in me. Bakit po si Satanas walang bahagi kay Jesus anuman? Sapagkat ang buong buhay ng Panginoon, sabi niya, he has nothing in me. Makinig po kayong mabuti and look at me and I close this morning. Mas madali pong apektuhan ang buhay natin ni Satanas pag may mga bagay sa buhay natin, sa puso natin na hindi natin ganap na isinuko sa Diyos. Kasalanan, kahinaan, bisyo, habits that is not glorifying God. Hindi mo, bukas po yun . Yun ay bukas na pintuan upang ang kaaway ay gambalain ka. Don't leave spiritual well-being to chance. Sabi, maayos din. Hindi ho pwedeng maayos. Kapag na-plat ang gulong ng sasakyan nyo, plat, sasabihin mo, ay, maayos din yan. Pwede bang maayos yun? Dapat bumaba ka. I-jack mo. Kuhanin mo yung reserva. Palitan mo. Huwag nyo pong isiping maayos ang puso nyo na wala kayong gagawin. Are you there? Kung may inire-reveal ang Diyos sa atin ngayong umaga na mali, you must do something. Maayos din yan. You cannot do that. You must do something. 2, abstain from evil form of evil and that seeks to pollute your life. Marami pong bagay na gagamitin ng kaaway. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:22, abstain from all evil. Hindi po ako naniniwala na manunood ka ng mahalay na palabas at hindi magiging mahalay ang puso mo. Sumagot po kayo ng amen. Imposible po yun. Puro mahalay yung pinanood mo. You watch pornographic movies. Nakinig ka sa mga chismis, nakinig ka sa mga pangit na bagay, at pagkatapos, okay lang ang heart mo. I don't think so. Abstain from any form of evil. There is an obvious implication. Piliin niyo po yung pupuntahan niyo. Saan kayo pupunta? Where you spend your time? Sino yung kasama niyo? Makaka-apekto po yun sa kondisyon ng puso niyo. 3, frequent honest examination. Pakisabi po, frequent honest examination. Honest. Tanungin mo yung sarili mo, may kasalanan ba
na nakatago? Is there any sin keeping you from living for God? Sabi ni David, search me, O God, and know my heart today. Pakisabi po, try me. Pakisabi po, test me. Panginoon, tingnan mo nga yung puso ko. May liku ba sa buhay ko? May bagay ba na hindi kalugod-lugod sa'yo? Mahalaga po yun. I believe with all of my heart, it is important before the Lord na nasa araw na ito, pasaliksik natin sa Kanya yung ating puso. Your heart, dalawang bagay lang po. Your heart is full of wrong things or right things. Maaring ang puso mo puno ng tama o puno ng mali. Kailangan tanggalin natin, Lord, yung bagay na ito nalagay sa puso ko. Lord, linisin mo po ako ng iyong dugo. Panginoon, tanggalin niyo po ito. Tinatakwil ko po itong pagsisinungaling na ito. Itong kahalaya na ito, itong maraming isip na ito, itong galit na ito. Huwag niyo pong isipin. Tumingin po kayong mabuti. Huwag niyo pong isipin na wawala yan ang wala kayong gagawin. You must do something. Hindi, mawawala din yung galit. Hindi mawawala ang galit hanggat di mo sinasabing galit ka at inaamin mong galit ka. At sasabihin mo sa Lord, Lord, alam mo namang galit ako eh. Alam mong I'm bitter and I'm sorry, Lord. I allowed my heart to become bitter. Sorry po, Lord. And now I confess I'm bitter, Lord. Help me, Lord. I renounce this. We need to confess before God. Huwag niyong isiping lilinisin ka na lang ng Panginoon basta nang hindi mo kinoconfess. Tingnan niyo po, 1 John 1:9. Sabi doon, if we confess our sins, God is faithful and just. Ano po ang condition? If we, kukonfess po niyo. If we confess, then anong gagawin ng Diyos? Dalawang bagay, forgive our sins and cleanse us. But we need to admit, Lord, sorry po, I have sinned. This is wrong. 4. Commitment to God's Word. Psalms 119 verse 9, David said in verse 9, how can a young man keep his heart? Paano niya mababantayan ang kanyang puso? Psalms 119 verse 9, how can a young man cleanse his way? Basahin po natin yung kadugtong. 1, 2, 3, bye! Kailangan po may salita ng Diyos sa puso natin. Hindi po mananatiling tama ang puso pag walang salita ng Diyos. Verse 11, sabi ni David, thy word I will hid in my heart that I may not sin against thee. Pakisabi po, that I may not sin against thee. Number 5, 6, 7, and I close. Control your thoughts. The first way we begin to lose the battle is in our minds. Pagka nag-isip na tayo ng hindi tama, nagbulay ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, that is the problem. Talo na po tayo. Pakitlagay nga po yung kamay sa tapat ng ulo, patong, mag-pray tayo sandali. Father God, anumang mga kaisipan na binulay namin sa nakaraang araw at oras, we plead the blood of the cross. Binubunot namin ang anumang kaisipan na hindi kalugod-lugod sa inyo. Thank you, Lord. Purify this mind by the blood of the cross. Any evil, Lord. In Jesus' name. Babana po natin yung kamay natin. 6. By allowing the Holy Spirit to cultivate your heart. Alam niyo po, pakisabi po natin, God's Word, God's Spirit. Ang gagamitin po ng Holy Spirit ay ang salita ng Diyos to convict us. Kagaya po ngayon, nakikinig po kayo kay Pastor Joey. You're listening to the Word of God. The Holy Spirit will convict you. Papakita yung mali nyo. Pag nag-confess kayo ng kasalanan, sabihin nyo po, change you. The Lord will convict. Then, when you confess, the Lord will cleanse. Then change. Pakisabi po, transform. Holy Spirit lang ang nagbabago ng puso eh. As we confess, as we allow the Spirit to cultivate, bakit, pakisabi po, cultivate? Bakit pinabubungkal? Ang lupang napabayaan ay tumitigas. Are you there? Kapag pinabayaan niyo po ang puso niyo, isang araw matigas na po yan. Tataka ka pa. Last, and I close, by entering your secret place daily. Pag ako po ay sumasakay ng sasakyan, siguro tatanong niyo ano unang ipinagpipray ko. Ganito po ako. Panginoon,
ingatan niyo po ako sa pagbabiyahe, takpan niyo po ako ng iyong mapulang dugo, at dagdagan niyo po ang aking pasensya sa pagdadrive. Bigyan mo po ako ng pangunawa. Bakit? Ang Kristiyano, madali mong makita pag nagdadrive siya, pakinggan mo siya at tingnan mo siya. How we interact with people. Hindi po lahat ng tao sa paligid natin kaibig-ibig. Tama po ba? Hindi lahat ng tao gusto ka. How we will interact with these people. And the best way, kaya po maganda na bago tayo lumalabas sa mundo, lumuluhod muna tayo. Nagpipray tayo, Panginoon. Ang dami kong makakasagupa sa buong maghapon. Tulungan niyo po akong magkaroon ng tama at malinis na puso. Nawa po ngayong umaga ay maging nais at nasa ng puso natin na magkaroon ng malinis na puso. Sino po rito talagang gusto niyong malinis na puso? Pakitaas ang kamay. Ayan, salamat po. Tumayo po tayong lahat. We end with this song. I love this song. Let us sing this song, A Pure Heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. Oh, a pure heart, a pure heart. That's what I long for. A heart that follows heart. Sabay-sabay nga po tayo, a heart that hides. A heart that hides your word so that sin may not come. Nararamdaman ko po ang Espiritu ng Diyos na gumagalaw sa apat na sulok ng lugar na ito. A heart that speaks compassion. That rises. Gusto ko pong ibaba niyo ang kamay niyo. Ang mensaheng ito ay hindi po popular. Mas gusto ng tao yung yumaman, magtagumpay. You can hear that message everywhere, even in the secular. But only in the Word of God that you can hear that the secret to be blessed is to have a pure heart. And I'm glad we have the Word of God. Maniwala po kayo, walang kapalit ang pusong malinis. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Sa buhay na to, walang kapalit ang pusong malinis. Sasabihin ko po kung bakit. One, ang pusong malinis, walang itinatago. Sarap mabuhay ng walang tinatago, di po ba? Ang pusong malinis, nothing to hide. Nothing to explain. Wala kang problema kahit bulot latin yan yung aparador mo. Wala naman silang makikita kahit ano. Bakit? Malinis na kamay, malinis na puso. Nothing to be ashamed. Ito po ang blessing, ang isang pusong malinis. I pray that today, ito po ang panalangin nating lahat sa lugar na ito. We lift our hands. Salapakan natin sandali ang Panginoon. Sabay-sabay po, malakas na tinig. A pure heart. A pure heart. Come on! That's what I long for. Hallelujah! A heart that follows heart after day. A pure heart. A pure heart. That's what malakas, malakas na tinig, matimyas, maalam. A heart that hides your words so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. Hallelujah! That pleases you, my Lord. Sweet aroma that rises to your joy. The congregation, a pure heart.
the people of God. That's what I long. Bakit hindi niyo po itaas ang inyong kamay at gawin niyo yung panalangin ito ngayong umaga? A pure heart, a pure, that's what I long for. A heart that follows heart after you did. Malakas na tinig, the people of God. A heart that hides your word. Hallelujah! I sense the anointing touching this place this morning. A heart that beats compassion. Oh Lord God, I love you, Father. Pakilagay po ang dalawang kamay sa tapat ng puso. A heart that hides your word that, so that sin may not come in. Panginoon, ilagay mo sa puso namin ang inyong salita. Tulungan mo kaming matakot sa inyo sa buong panahon ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. That pleases you, my Lord. Sweet aroma. That rises to your throne. Yumuko po tayong lahat. Bibigyan ko kayo ng ilang saglit para po sa inyong personal prayers. And I will pray. Dakilang Diyos, nasa saliksik mo ng aming puso. Ano man ang kalikuan, kasalanan ay nalalaman niyo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami kung nasaktan ka po namin, nasaktan namin ang ibang tao sa aming mga kasalanan at kahinaan. At sa umagang ito, itinatakwil po namin ito sa aming isip at puso. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming kaisipan at puso ng mapulang dugong natigis sa krus ng Kalbaryo. At mula sa araw na ito, puspusin mo kami ng inyong kapangyarihan at tulungan mo kaming mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa inyo. Allow us to fear your name and to fear you all the days of our lives. Help us to walk in the fear of the Lord. Salamat sa mensaheng ito. Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus, iukit mo po ito ng malalim sa aming puso. Iukit niyo po ito sa kaibuturan ng aming puso, isip at pagkatao. At huwag mong hayaang matakasan namin ito. Tulungan niyo kaming ito'y may pamuhay. Pakitaas po ang dalawang kamay. Allow me to bless the congregation. Father, pagpalain mong kanilang tinapay at tubig. Ingatan ang kanilang tahanan. Samahan at sila'y gabayan sa buong linggo. Tulungan mo silang matakot sa inyo sa araw-araw. Itago ang inyong salita sa kanilang puso. Bigyan ng pabor ng Diyos at ng tao. Ang inyong kalapitan at paglingap ay kanilang maranasan. At sila'y maging pagpapala, nasaan man sila. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and the people of God will say and agree. Amen. Good afternoon. I love you all. God bless you. Salamat ako sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, yung kapayapaan at kagalakan na laging daladala ko dahil sa mga salita niya na lagi kong tinatanggap araw-araw. Actually, maintenance ako ng Music Museum. Since when I was here na nagtatrabaho ako, na nalaman ko yung tungkol sa Panginoon natin, nagsimula na ako mag-pray kay Lord. Lagi na ako nagsisimba, lagi na ako sumasamba rito sa JIL. Marami siyang blessing na ibigay sa akin. Nakagraduate itong anak ko last year. At tuntuwa nga ako ngayon, katulad niya ngayon sa binanggit ni Brother Joey ngayon, na about sa puso kung paano tayo sumampalataya sa Panginoon. Masyado ako na-bless ngayong araw na ito. Bilang isang maintenance sa Music Museum, na ngayon nagpe-pray ako para sa ating Panginoon. Labis talaga ako nagkapasalamat at nagkaroon kami rito sa Music Museum ng isang JIL. Maraming salamat po. Lahat po ng meron ako. Amen. Siyempre kay Lord po lahat ng galing yun. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanya. Sa lahat-lahat ng nagawa niya sa buhay namin. Thankful po ako dahil naging part po ako ng Young Adult Ministry ng JL Green Hills. Marami po ako nakilala na mga kabataan na katulad ko rin na sumasamba kay Lord ng
buong puso. September 23, na-aksidente po ako, nabali yung soft tissue ng tuhod ko. Andun yung kapayapaan ng Diyos sa buhay ko at nagpapasalamat ako sa Lord. Kahit na po nabali ang tuhod ko, nakakalakad po ako ng maayos. At ipinagpasalamat ko kasi hanggang sa ngayon, tumikilos para ng kamay ng Diyos at nakakalakad po ako ng maayos. Ito talaga yung baby ko since last year, November, ng anak ako. Sobrang thankful ako kay Lord sa pinagkaloob niya sa akin. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping.